Hi! Magandang araw po. Welcome to my channel. Ito, lockdown pa rin tayo. Pero ayos lang. Basta na sa bahay lang tayo. Tsaka, stay safe and stay healthy. Okay. May naisip ako ngayong lulutuin. Bali, gagata ako ng gulay. Ang kalabasa. Bago ko umpisan guys ang pagluto, gusto ko lang batiin yung mga pinsan kong frontliners, yung mga sundalo kong pinsan, tsaka yung isang pinsan kong doktor. Ingat kayo. Shoutout rin dun sa pinsan ko, si Jude. Mo. Yun. Inataang kalabasa. Hugasan ko muna to, guys. Tapos gagayatin ko itong mga ingredients niya. Tuya, sibuyas, bawang. Tapos ito yung nor inataang gulay. Tapos, ito yung isasawk ko. 1/4 part lang nito yun ang sasaw ko, pero yung the rest sasangagin ko para may partner sa gulay. Yan ang mga discard muna natin ngayon. Yan, crisis, kailangan natin magkaroon ng mga strategy sa pagluluto. Sabi ko lagi ito guys, na mga ganitong klaseng ulam masustansya na mura pa. Yan. Iniwa ko na yung kalabasa. Pag ako nagluluto ng kalabasa, hindi ko inaalis yung balat. Kasi ayon sa tatandaan ko, correct me if I'm wrong, comment down below. Ang balat daw ng kalabasa, ito nandito daw yung sustansya. Pero hindi rin yun ang basehan ko. Ang gusto ko kasi sa kalabasa, kaya hindi ko inaalis yung balat niya. Kasi gusto ko pag niluto ko siya, hindi siya nadudurog. Protection din to, pag niluluto mo siya, hindi siya nadudurog. Yaman to sa vitamin A, pampalinaw dito ng mata. Yun, lugasan ko rin to guys, na ano, hilis, dapat lugas din yan. So yun, lutuin ko na. Unang gagawin ko, sasangagin ko muna tong hilis. Ito ang pagsangag ng dilis. Walang mantika. Sasangagin mo siya sa mainit na kawali. Wala mo ng mantika. Yan. Ito-toast mo muna siya dyan. Lalay lang ka lang ng halo. Lalayan mo rin. Natutunan ko to doon sa papa ko. Ganito kadalasan doon ang ulam namin. Ganito siya mag luto ng dilis. Masarap to guys. Sawsaw sa suka. Yan, dry na. Pero bago natin lagyan ng mantika, alisin muna natin itong mga tunog kasi yan, dapat alisin muna natin sa pahinaan ng apoy. Alisin itong mga laglag mo, yung mga dadurog. Pag di natin yan alis, masusunog yan. Pag nilagay natin yung mantika, masusunog mo siya. Papait. Yan, wala na.
wala na alos na tapos it's time to add a little bit oil, just a little amount of oil to fry. Yan ang sinangag na dilis. Konting mantika lang yung maging oily lang siya. Tapos huwag alayan natin yung apoy. Huwag. Kainaan lang natin yung apoy. Huwag natin masyadong palakasan. Pinakamahinang apoy lang. Ganyan ang pagsangag ng dilis. Ito na ngayon. Yan po. Ang ganda. Lutuin yung gulay na kalabasa. Una, ilalagay natin yung kalabasa sa tawali. Dito na rin tayo maggugulay sa pinagsangaga natin. Tapos ilagay natin yung mga sangkap. Sibuyas, luya, saka bawang. Tapos guys, ito yung main ingredients natin, yung ginataang gulay, nor ginataang gulay. Didissolve natin siya sa mainit na tubig para maganda yung labas ng ginata. Isang baso, punuin na natin ito. Dissolve natin yung gata. Dapat mainit na tubig, guys. Ang mas magagay na natin, ihalo natin. Yan. Tapos, punuin na natin. Lakasan ng konti yung apoy. Kurado kayong ginasin. Asin. Tapos, ganyan natin ng konti paminta. Haluin. Tapos, tatakpan natin. Tapos, tatakpan natin. Mga, yun. Kumukulo na. Titingnan natin. Wow. Tingnan nyo guys, yung kalabasa niya, hindi siya durog. Pero luto na siya guys. Ang gagawin na lang natin dito ay lutuin natin ng konti pa yung gata. Tapos, kayo na natin ilalagay yung sahog niya. Yung dilis. Tignan natin. Tapos, kahit di na natin takpan, pwede na yan. I-ano na lang natin yung dilis. Lutuin. Ang ganda na. Tingnan nyo po. Wow. Yan ang kulo. Yan. Ito na to. Time to serve. Tapos na po. Kain tayo. Yan po. Pinataang kalabasa. At sinangag na dilis with sawsawan, suka na may sili at kalamansi na may sili at saka kamatis. Kain tayo. Panyo ang aking luluto.
please like, share, and subscribe. See you next video. God bless and thank you.